ang sabi lang po sa akin, yun lang pong pangyayari. Kailangan daw pong i-autopsy. Kasi ho, sa Taiwan, ang kultura dyan, lagi ho silang may broker. Yun po ang talagang pamamaraan doon. Lagi ho may gumigit na dyan. Isi-shoulder daw po ng asawa ko dahil hindi po siya sa trabaho mismo na disgrasya. Sino po nagsabi sa inyo niya? Yung pong kaibigan niya po doon na... Huwag na po doon sa mga kaibigan. Kami po yung official na nag-aasikato. Meron ba siyang ilalabas, iluluwal na pera para lamang maiwi ang bangkay? Ang gagastos po niyan, yun nga kong broker. And then kapag nakuha nila yung kanyang labor claims, iiso sa uli lang sa kanya kung ano yung kanyang ginastos. May matatanggap po ba ang pamilya sa mga ganito? Alaga sila dyan with their labor insurance. Eh meron din para rin silang makukuha sa amin. Humingi ng tulong sa Bitag Action Center si Perlita Fajardo. Dito lamang daw March 19, 2023, natanggap nila ang isang malungkot na balita. Namatay ang kanyang asawa sa bansang Taiwan habang naglalaro umano ng basketball. Bigla na lamang daw itong nawalan ng malay. Tanging hiling na lang ng kanilang pamilya, maiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ng kanyang mister. Tumulog po ako sa inyo para po humingi po sana ng tulong. Namatay po kasi ang asawa kong OFW. Gusto ko po sana na mapadali po yung proseso ng kanyang pag-uwi ng buong yung bangkay po niya mismo. Nangyari po ito noong March 19 ng hapon. Pag-uwi ko po ng bahay, may tumatawag na po sa akin at sinabi nga po na nadisgrasya nga daw po yung asawa ko. Nag-shoot lang po ng basketball, tapos natumba po habang sini-CPR po siya. Bugbog na daw po yung dibdib kasa CPR po. Gusto ko lang po malaman kung paano po yung proseso. Gagastos daw po ng almost 300K na po pwede pong ipa-shoulder sa asawa ko sa kadahilan ng hindi naman po siya doon namatay mismo sa company, kundi po sa labas po. Sa asawa ko po, nangako ka sa amin, sabi mo, bago mag-graduation yung anak natin, uuwi ka. Uuwi ka nga, pero wala ka na, bangkay ka na. Kaya gusto ko namin makita ng buo, mayakap ka man lang namin kahit sa uling sandali. Napakahirap kasi bigla po ang nangyari sa amin. Hindi ko po inaasahan dahil napakalakas po ng asawa ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, sa sumbong na to, makakasama natin yung live ang ginang na si Perlita. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Okay. Una sa lahat, ako magtatanong, nagkikiramay ako sa nangyari sa mister mo. Ano? Kami lahat sa Bitag, sa hashtag Ipabitag Mo. Mga ganitong klaseng storya, medyo afektado kami. Ibang klaseng sumbong yan. At nais mo lamang ay maibalik yung bangkay ng iyong mister mula sa Taiwan, papuntang Pinas. Opo. May karamdaman ba ang mister mo? O wala bang, ano ba? Ano bang situation? Bakit siya namatay nang nagbabasketball? Wala naman po kasi siyang nababanggit sa akin noong mga nagdaang ano. Nito lang pong Huwebes na sabi lang po niya sa akin. Medyo naninikip ang dibdib niya. Ah, naninikip ang tapos dibdib. Tapos po, sabi niya sa akin, nag-jogging siya kinabukasan, nagginawahan po siya. At saka po, pag day off siya, mas madalas din po talaga silang naglalaro ng basketball. Alright. Parang lumalabas yung iyong mister na nagreklamo sa iyo bago nakausap mo sa telepono, sabi, naninikip ang kanyang dibdib. Opo. May mga sinyalis yun na pag mga ganyan, na may kondisyon sa puso. Ang paninikip ng dibdib, dapat may agad nasasabi sa doktor para masabi agad kung anong kinakailangan. Pero nag-jogging siya the next day. Opo. Sabi niya, naginhawaan naman siya. Opo. Ang basketball kasi, strenuous yan eh. Ilan taon na ba, mister mo? Magpipipti po. 49 pa lang okay. Po. Marami kasing nangyayari kung minsan na nakakalimot na ang larong basketball masyadong physical yan. Okay? May mga taong kung minsan hindi nakikita na may karamdaman or nagkakaroon ng problema. Ganun ang nangyayari sa mister mo. Ang yumaong mister mo, si Reynaldo Fajardo. Ayan, nakikita natin, ano? Nagtrabaho si Reynaldo sa maintenance sa isang pabrika sa Taiwan. At namatay si Reynaldo sa oras ng day off niya. Okay. So, hindi sa trabaho niya. Wala bang nagsabi sa iyo kung ano yung cause of death talaga? Ang sabi lang po sa akin, yun lang pong pangyayari. Ngayon po,
kailangan daw pong i-autopsy para po malaman kung ano po talaga yung kinamatay, kung yung pagbagsak po niya o meron niya daw po na high blood po. Okay, baka doon sa sinasabing stroke leading to heart attack. Mm-hmm. Opo. May high blood bang mister mo? Dito pong huli, sabi niya sa akin, nag-high blood nga daw po siya. Tumataas ang blood pressure. Tumataas ang blood pressure. Okay. So, namatay yung mister mo noong March 19 sa Taiwan. Opo. Okay. Nung makausap mo siya, mga earlier than March 19. Huling usap po namin ay Sabado po ng gabi. Sabado ng gabi. Mm-hmm. Tapos po, nag-chat po kasi ako ng umaga dahil may birthday okay. At binyag po ang kapatid ko. Mm-hmm. Kaya po hindi po kami makapag-uusap. Ang sabi ko po sa kanya, mamaya na lang pag-uwi ko. Alright, okay. Nakapag-uusap naman kayo? Hindi po kasi ginabi na nga po ako ng uwi. Mm. Nangyayari ito sa may mga may edad, kuminsan sa mga atleta pa nga eh. Kuminsan sa mga basketball athlete na lang, nagko-collapse. Marami. Tanging nag-aasikaso ngayon doon sa labi ng iyong mister, yung kanyang kaibigan, si Warley Fernandez. Opo, at saka daw po yung kanilang broker. Yung broker nila. Opo. Lunes, 27 ng Marso, ipa-autopsy ang bangkay upang malaman ang sanhin ng pagkamatay ng iyong mister. Yun so, daw po ang sabi po ng police para daw po ano, baka pag sure. Inuwi daw po dito, magkaroon po ng power play. Kaya po doon pa lang okay. Kailangan. Parang gusto na i-autopsy na po. Mm-hmm. Parang sinisiguro, ino-autopsy roon na walang foul play. Opo. Mm-hmm. Malaking katanungan kay Perlita kung totoo nga ba'y 300,000 pesos magagastos para maiuwi ang bangkay sa Pilipinas ng kanyang mister dahil hindi raw namatay sa trabaho ang kanyang mister. Hindi pumayag ang pamilya ni Perlita na i-cremate ang bangkay. Mm-hmm. Bakit? May nagsabi ba na i-cremate na lang? Yun po ang sabi nung nakakausap ko na usap-usapan daw po doon kasi mas madali daw po yung proseso at mas mura po ang magagastos kumpara okay. po sa... Okay, siguro mas maganda para malaman muna natin, ano? Tayo tatanong tayo rito sa Administration ng Overseas Workers and Welfare Administration ng AWA, si Arnel Ignacio. Sir Arnel, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay, sir, siguro nabalitaan mo isang OFW lumapit po sa amin na Sir Arnel, namatay ang kanyang mister hindi sa oras ng trabaho, basketball, tapos nag-collapse. Sa mga ganitong klaseng kaso, Sir Arnel, anong magagawa po ng ating OWA? Sir, yan po yung sa kausyong, no? Nakatutok na po kami dyan at inaayos na po yan, eh. Okay. Kasi sa Taiwan, mm-hmm. hindi po masyadong problema yun dahil meron silang napakalaking labor insurance claim na makukuha. Okay. In fact, nung tinawag ko yan sa kausyong, they had all the details already and we're communicating with the family. Okay. Well, it's nice to know na nakatuto kayo, sir, ano? At ano po, pagka binibigyan kami ng kaso, agad-agad bubunutin ko lahat ng detalye niyan. Ito po yung pangalan niya, di ba? Si Reynaldo Fardo, tama po ba? Yes, sir. Tama po, sir, ano? Tama po yan. Okay. Opo, okay. Ano po ito? Ito lang po, pwede, paliwanag ko lang po yung proseso sa Taiwan. Medyo sige, unique. Sir, go ahead. Go ahead, sir. Opo, kasi ho, sa Taiwan, ang kultura dyan, lagi ho silang may broker. Okay. And sometimes the name can be misleading, pero yun po ang talagang pamamaraan doon. Lagi ho may gumigit na dyan. Mm-hmm. Ngayon po, yung labor claims nila, ang aayos po yan, broker, abunohan niya po lahat yun, and then kapag nakuha ng family yung claims nila, ibabalik lang po sa kanya yung kanyang nagastos. Pero sir, unlucky po niyan. Kaya it will be more than enough para maibalik nila yung lang inabunohan nung broker. Kasi madalas akala nila niloloko sila. Hindi po, nakatutok po dyan yung mga tao natin sa OWA. Okay. It's just that that's the way it is done in Taiwan. Alright, sige. Sir, thank you sa pagpapaliwanag. Ito si Mrs. Peralta Fajardo. May gusto ka bang itanong sa ating administrator na si Sir Arnel? Ay, yun lang po, sir, yung tungkol po dun sa sinabi po na isi-shoulder daw po ng asawa ko dahil hindi po siya sa trabaho mismo na disgrasya. Yun daw pong 300K NT pa po iyon, halos maabot po ng kalahating milyon daw po, sabi opo, po sa akin. Ma'am, sino po nagsabi sa inyo niya? Yun pong
Isa po sa kaibigan niya po doon na nakakausap po doon. Ako, ma'am, wag na po doon sa mga kaibigan. Kami po yung official na daga-asikaso. And yung pong, yan po, mula pa lang po nasa ospital, nakatutok na po yung ating si June ng OWA at saka yung kanyang broker. So, lahat po ng detalye niyan, hawak po natin. Kaya kita nyo, nung binanggit po sa akin ni Sir Ben, nandito po na kagad sa akin lahat po ng detalye. Ayun. Sir Ronel, nagpapasalamat ako dahil ina-advisean nyo siya. Eh, kasi kami, lito kami dahil public service nga kami. Pero pagdating sa mga prosesong kapareho nito, eh, kayo po yung mga dalubhasa dyan. Maraming salamat na binigay mo rin yung sinasabi mo sa kanila na huwag magpapaniwala, fake news yan. Dahil official, dapat kinakausap kayo. Tama? Actually, yung madalas ho dyan sa Taiwan, medyo nagkakalituan kasi nga, meron hong tinatawag na broker, eh, yun po ay talagang ganoon doon. Talagang yan po ang kalakaran doon, hindi ho yan panluloko. Talagang yun po ang kultura doon. Alright. And we guarantee you, it's safe because OWA is has been looking after this case. So kaya po meron tayong detalye kaagad. May tanong na ako, meron ba siyang gagastusin itong byuda ngayon na si Ma'am Peralta? Or meron ba siyang ilalabas, iluluwal na pera para lamang maiwi ang bangkay? Wala po. Ang gagastos po niyan, yun nga hong broker. And then, kapag nakuha nila yung kanyang labor claims, iiso sa uli lang sa kanya kung ano yung kanyang ginastos. Oh, but as I've said, malaki po yung makukuha dyan. Well, it will be more than enough para i-reimburse yung mag-aayos. Sa mga ganito, medyo malaki, sir. Mahal ho kasi dyan. Mahal ho kasi mag-uwi. Maganda nga na alaman ko, Sir Arnel, dahil sa ibang bansa, may pagsa mga Middle East, hindi ganun kadali. Opo, okay. Ano rin, ganun din po, kaya lang, iba-iba ho talaga yung proseso, kaya kailangan lang ho talagang ipapaliwanag na para naman, naiintindihan ko naman po yung kanilang worry, yes. Dahil syempre, iba nga yung pamamaraan, okay. But ano po, basta pangako ko sa inyo, hindi naman ho ito first time namin gagawin, napakaraming beses na po namin itong nagawa. Okay. Hindi guarantee you, sir, na ito po ay magiging maayos. May matatanggap po ba ang pamilya sa mga ganito? Hindi naman sa oras ng trabaho daw naglalaro eh. Yung pag mga ganitong disgrasya or trahedya? Ano po eh, kasi dyan naman alaga sila dyan with their labor insurance. And of course, kami naman sa OWA, eh meron din para rin silang makukuha sa amin. Wala, whether ho yan ay na disgrasya sa mismong trabaho, nag-iiba-iba lang po yung amount. Pero okay. I assure you, hindi namin sila iiwan dito. Okay. Sir Arnel, maraming salamat nga pala sa paliwanag mo at at least yung mga nakikinig sa atin naintindihan. Kahit nang po ako, nagtatanong ako dahil hindi ko po alam. Kaya ipinasa po namin. Ma'am Perlita, gusto mo bang tanungin? Wala ka nang itadagdag o ano mang bagay? Wala na po, sir. Gusto ko lang po talagang malaman kasi ako po'y simpleng may bahay lang. Wala po kong alam sa kahit na anong... Ay, tutulungan po namin kayo. Okay. With that, tutulungan po namin kayo. Okay. All the way. Maraming salamat. Ayan, okay. Well, with that, Sir Arnel, Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, Ignacio, kasamahan po namin to sa media ng araw. Thank you so much! Salamat. Magandang umaga po, sir. Oh, magandang umaga. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo. Okay. Okay na sa iyo. Anyway, kung babalikan natin ang sinasabi nito, walang gagastusin ang pamilya nyo. Huwag kang magpapaniwala sa mga chismis na ano-ano. Ang broker, kasi laging may broker dyan. Okay. Ang lahat nagagastos kapag nakuha ng pamilya ang labor claim na namatay na may mao mo. At doon pa lang, magbabayad sa pamilya. Ang pamilya. Kung ano man yung makukuha mo, tutulong naman dito ang OWA. Okay? At hindi ko masyado kabisado kung ano. Importante lang sa akin, ang gusto mo lang naman, may uwi yung bangkay. Opo. Ayun, okay ka na. Opo. Maraming salamat. Walang ano man, ha? Alright. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo!